China, walang bisa ng mataas na hukuman ang Joint Marine Seismic Undertaking na nilagdaan ng Pilipinas, Vietnam at China noong 2005 dahil umano sa paglabag sa mga konstitusyon ng mga banyagang bansa. Ito ay napapanahon din daw dahil sa planong paglagda ni Pangulong Marcos sa joint exploration sa West Philippine Sea kasama ang China. Narito ang detalye ng report. Ibinasura ng Korte Suprema ang tripartite agreement para sa joint maritime seismic undertaking na nilagdaan ng Pilipinas, China at Taiwan noong 2005. Idineklarang unconstitutional ng Korte ang naturang kasunduan sa pagitan ng China National Offshore Oil Corporation, Vietnam Oil and Gas Corporation at ng Philippine National Oil Company. Sakop ng kasunduang ito ang nasa mahigit 142,000 square kilometers na karagatan sa South China Sea. Sabi pa ng Korte, nilabag ng JMSU. Ang Section 2, Article 12 ng 1987 Philippine Constitution na nagdedeklarang ang exploration, development at ang utilization ng likas na yaman ay dapat na sa full control at pangasiwa ng Pilipinas. Dagdag pa ng Supreme Court, ang nasabing tripartite agreement ay illegal dahil pinayagan nito ang mga dayuhang korporasyon na pag-aari ng China at Vietnam na magsagawa ng large-scale exploration sa petroleum resources ng bansa. Napatunayan din ng NBank na ang JMSU ay naisa katuparan para sa layunin ng pagtukoy kung mayroon ba talagang petrolyo sa nasabing agreement area. Ayon sa ilang opisyal at mga abogado, ang desisyong ito ng Korte ay napapanahon dahil sa planong paglagda ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ng joint exploration sa West Philippine Sea kasama ang China. Nito lamang unang linggo ng Enero na talakay sa bilateral meeting sina Pangulo Marcos at Chinese President Xi Jinping ang pagtutuloy ng dalawang gobyerno sa kasunduan ng pananaliksik ng langis sa bahagi ng South China Sea. Nanindigan din si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na nakadepende pa rin sa Korte ang pagpapasya sa GMSU. Ang mahalaga daw sa ngayon ay kung ano ang napag-usapan ng parehong leader sa kanilang nagdaang bilateral meetings. Ay naman kay Senate President Mig Subiri, may mga implikasyon umano ang naturang naunang kasunduan sa mga naging bilateral meetings ng Pangulo. That has implications. May implications po yan sa mga negotiations ng ating Pangulo in his recent visit to China. There are questions there. One question, are we now barred from doing joint exploration with other claimant countries such as China and Vietnam under this ruling? Kailangan din umanong pag-aralang pangmaigi ang mga planong ito bago isagawa ang pananaliksik. Mahalaga din aniya ang long-term solution sa mga ganitong uri ng kasunduan. Again, my suggestion to the administration is tread cautiously when it comes to long-term contracts with joint exploration with different claimant countries because the Supreme Court has spoken with its decision kahapon na unconstitutional nga itong joint exploration ng tatlong bansa. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobello, sumasaludo sa bawat Pilipino.